Meron akong bago na-discover from my friend, si Flooch. Gusto ko lang i-share sa inyo. Sino dito ang mahilig sa Yakult? Ayan. Hindi po ito paid ano ha, paid video, okay? Dadaanan ko. Ayan. Mahilig ako sa Yakult kasi nananostalgic ako. JM, ligay dito. Ito yung little brother ko. Ayan, JM, kawai. I don't make it long ago. Pogi, no? Okay, JM, ganito. Paano uminom ng Yakult? Pakita mo, bilis. Binubuksan, binubuksan ng ganyan, di ba? Umpuka, umpuka. Yan, tapos. Yan, tapos yan. Very good. Yan. Pero, kung bitin kayo sa isa, ipapakita ko sa inyo kung paano mabilis na ano, na mabilis nyo may enjoy yung Yakult ninyo. Okay? Kung bitin kayo sa isa, okay. So, eto, 5 piraso to. Okay, ang gagawin nyo lang, bumili kayo ng ano, straw na bakal. Yan, oh. Eto, hindi ko to binili. Regalo to sa akin ng good friend ko na si Diego Francia. Yan. Pinakamagaling gumawa ng soft puppet sa buong mundo yan, si Diego Francia. Okay. So ito, ito gawin natin. Alugin nyo muna sabay-sabay. Tapos, kailangan matigas. Yan, tapos. Ito sa matigas. Ayan, ganyan. Last two. Ayan tayo ito. Okay. So, yan po. Ganyan po, uminom na Yakult na isang pakete nang hindi mo binabaklas. At, ayan, oh, pwede mo na ito i-dispose ng ganito. Walang, hindi makalat. Diba? Ba't ko na-share to? Kasi, mahilig tayo sa Yakult, diba? Lalo na yung mga edad natin, mga ako, mga kabatch ko. So, gusto ko sabihin sa mga kaibigan ko sa church, kasi katulad nito ni si JM, millennial, yan yung mga kabataan. Hindi ka na millennial eh. Ano ko na eh, zinyal ka na yata eh. May mga kabataan, lalo yung mga nasa worship team, na alam nyo, itong Yakult, kaya talaga kami mahilig uminom nito. Marami naman tong kalasa eh. Diba mayroong mga bago eh. Pero ito pa rin kasi, pag nakikita namin to, naaalala namin nung bata pa kami. Naalala namin nung bata pa kami, yung mga memories na masasaya nung bata pa kami. Ganon din sa church. Yung mga lumang kanta na kinakanta ng mga nanay at tatay natin nung panahon nila, dapat wag din natin kalimutan yon. Kasi hindi lang yung basta kanta. Kasama doon yung history ng mga magulang natin, yung history nila nung bago sila kay Lord. So, sana kung mahilig tayo sa mga bagong kanta, okay naman yon. Pero sana, huwag nating totally pabayaan o kalimutan yung mga lumang kanta kasi kasama doon yung history ng mga magulang natin. Pag diniscard natin yon, para na nating pinutol yung connection nila sa history nila. At tayo, tatanda rin tayo, tapos may mga batang susunod sa atin. Pag ginawa nila din sa atin yon, malungkot din yun. So, tama? Okay. So, bye-bye!